Hello guys, if you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated sa aming mga videos. Ito po mga ka-SD, our vlog po today is about golden photos. During pandemic, isa po yung photos na na-collect kong plants. Siyempre, nakiuso or sabihin na natin nakigaya. Sikat po kasi siya. Swerte or one of the lucky plants. Kasi mo, umaakyat siya dyan po sa cuckoo pool. I started with 3 small photos and after a year, naparami ko na po sila. Bali, 2 photos po yung dito ko itinanim. And bali, umakyat na po siya sa tip ng pool. Then, after po nun, parang hindi na siya masyadong masaya. Nag-decide po akong i-cut siya and itinanim ko po sa garden. And after po nyan, na-realize ko mas gusto pala ng photos outside. Ito naman po yung nasa water. Ito po yung nabili ko for 80 pesos. Okay naman po, nakaka-survive siya, maganda rin po siya sa loob, golden pa rin po yung kulay. Yun nga lang po, hindi po masyadong lumalapad yung kanyang mga leaves. Ang water naman po, pinapalitan ko siya every month. Purified water po yung nilalagay ko para hindi po siya naglulungot. Na po sa garden at ipakita ko po sa inyo ang aking golden photos. Bali, hindi ko po siya masyadong napapansin. After ko po kasi siyang itanim, medyo nagulat na lang po ako na ang ganda na po pala niya at ang dami na ng dahon. I can say na less care po ang golden photos and napakaganda po ng leaves niya. Heart shape po talaga. About water requirement, parang napansin ko rin po or na-observe ko na gusto nila na yung cold weather and moist po yung ating soil. This one, makita nyo po na ang haba po ng aerial roots. So, ang photos po hindi niya kailangan na nakatouch sa soil. Pero, nakaka-survive pa rin. Minsan, may mga damage leaves. Or, ito pong isa na to, naka-cover po siya ng isang plant. Kaya, greenish ang color ng leaf. Pero, yung pong exposed sa sunlight, mas nag-golden po siya. Mamaya po, ito po yung gamitin ko ng pagde-demo on how I propagate photos and paano ko rin po siya itinatanim. To all our subscribers, thank you very much. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. I hope may natututunan po kayo sa aming mga videos. Mapapansin niyo rin po ang magandang color ng ating photos kung purpose sa nasa center table in our salas. Photos are easy to handle. Yun nga lang po, hindi maiiwasan ng damage leaf. Since nasa labas po siya, kaya mas prone po sa insects. And now, mag-propagate na po tayo. I-cut lang po natin sa part na may roots as shown in this video. In between po yung roots. Ganyan lang po siya. Kasimple. Ko po sa inyo kung paano ko po siya tinatanim. As in, parang isinusok-sok ko lang po siya sa soil. Konting touch lang po ng root sa soil and it will survive 100% po. Hindi po kayo bibigyuin ng photos. Medyo maganda po yung ating soil. Moist po siya. I-press lang po natin ng konti para mag-steady. And tuloy-tuloy lang po yan. Huwag lang po masyadong expose sa direct sunlight.
at magkakaroon po tayo ng bagong photos. After a month, mahaba na po siya. Ganyan lang po kasimple at naroon na po ulit tayong bagong 5 photos. And now, dito naman po tayo sa malalaki kong photos na habang tumataas, lumalapad po yung dahon kasi lapad na po siya ng palm ko habang umaakyat sa padet. Looks like variegated, parang hindi naman po siya golden. Pero golden po siya eh, siguro dahil lang sa sunlight. Balikan po natin yung stem para kasi po mayroong brown na nakadikit sa wall, so it is unaerial roots po. But since na nasa pader nga po nakadikit siya, then ito po akala ko uud. Hindi naman, parang dry part po lang ng stem. Ito naman pong isang katabi, mas exposed po siya sa sunlight, so kaya po nag-acquire siya ng ganyang ka-golden na color. Napansin ko rin po kasi na pag nasa bandang ilalim yung leaves, mas light green po yung color niya, pero pag nasa upper part po, golden na golden talaga siya. Isa pang nakadikit sa wall, ang ba kaya ito? Boots din. Ang haba. Na-amaze naman po ako sa ating mga photos kasi nag-start lang din naman po ako sa pa-isang lip propa. Then ngayon, ang ganda-ganda na po niya. Time check is 12:30. Dati po kasi ang focus ko sa succulents, pero tingnan nyo naman po ang ating golden photos. Ang secret niya po is lighting, proper lighting and cooler area para po mas mag-lash and malapad po yung dahon ng ating photos. I hope na-enjoy nyo po yung aming video. Thank you for watching. God bless!